Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper once again. Magpapatuloy na tayo sa ating Chris Sniper lectures. Pasensya na buddies, medyo natagal-tagal dahil marami tayong ginagawa, no? Marami kaming project na pinagpatuloy, saka may mga checking ako ng site. Then ngayon, mapapatuloy na natin ang topic natin sa ating lecture na Japanese Treasure Burial Yacht. Nasa part 9 na tayo. Ito, dito na tayo, ha? Part 9. Isa na lang kulang para part 10. Sabi ko hanggang part 10 to eh. After part 10, may mga specific topic na tayo na pag-usapan. Okay. So maraming salamat sa paghintay ninyo at maraming salamat sa lahat mga viewers at mga subscribers. Patuloy tayo sa pag-uusap about Japanese treasures. Para na din ito sa inyong mga personal na site. At least may mga idea kayo. This is freely given to you. Kasi marami kaming natutunan din sa mga mentor namin, sa mga kaibigan. So, we are sharing this for free para sa ikabubuti ng lahat ng mga treasure hunters. Yan ang goal natin na sana makahitch kayo through proper procedure. Okay, let's go! Our lesson for this moment is all about geometric figures pattern. Na? So, isa ito siya sa tinatawag natin na 5 basic pattern. Diba? Yung previous, pinag-usapan na natin. So, ito siya, geometric figures, pangatlo ito. Okay. So, pag sabihin natin geometric bodies, it comes from the root word geometry. Ito siya. Okay. So, ngayon, alamin muna natin ano ang geometry. Bakit kasali ito sa TBL, no? Okay. Ito siya. Geometry is with arithmetic. No, arithmetic is old term na mathematics, Lehman's term. So, ang new term niya is mathematics. One of the oldest branches of mathematics. So, itong geometry. So, ibig sabihin, isang branch lang siya ng mathematics. Because when we will speak about mathematics, ang daming branches niyan. No? May trigonometry, etc., etc. Okay? Then, this deals with the properties of space. Ibig sabihin, mag-occupy siya ng space. So, pag we will talk about space, may maliit na space, may malaki na space. Okay? So, dito natin makikita na sa isang space ay mayroong distance, shape, size, angles, patterns, areas, and volumes. Okay, di ba? Yan siya, buddies. So, ibig sabihin ito, ang lahat ng treasure burial layout ng Japanese ay dito nang galing sa geometry. Expert ang mga engineer nito. Kasi pag engineer ka, kailangan is mataas ang knowledge mo about geometry. Because pag gagawa ka ng plano, ay ginagamit dyan ang geometric pattern. Okay, so ito siya. Distance. Okay, example, dito. Ano ang distance? Okay. Gagawa tayo ng point A. Then, gagawa tayo ng point B. Okay. Dalawa siya, no? So, pag i-connect natin ito siya, yan. Okay. So, ito siya ang tinatawag na distance. Okay? So, ang question dyan, ang question, ano? What is the distance of point A to point B? Diba? Okay. Diyan na natin makita. So, example, ang distance ito is 10 feet. Okay. So, yan. So, therefore, A to B is equals 10 feet. Okay. Diba? Andyan yan sa treasure burial layout. So, therefore, distance is belong siya sa dealing ng geometry. Dahil ko na, bakit nasali ito? Kasi, hindi kasali yan eh. Sikrito yan eh. Okay? Dito. Size, shape, angles, patterns, areas, and volumes. Okay? Bigyan ko kayo ng example ng shape. Okay, mag-usap tayo ng shape, anong nasa isip natin? Mga basic, no? Example, square, triangle, oblong,
Mayayos talaga ganun. Mamaya na yung store. Harp. Malawahan na ako ng my queen ko. Pambira. Malay daw yung store ko eh. Okay? Ano pa? Flower? Diamond. Oh, diamond. Thank you. Diamond? Star. Ganun ko na lang. yan ang basic, di ba? So, ang mga shapes, bodies, we'll talk about shapes. Okay. Kasi ito yung part na geometry. Sa shapes, ay mayroon tinatawag na plane. Plane shapes. Okay? Number one. The number two is itong tinatawag natin na solid shapes. Okay. Anong plane? Anong solid? Ang plane bodies, ganito lang siya. Okay. Ganun lang siya, no? Okay, makita natin. Plane lang talaga siya. Okay. Ang solid bodies na shape, ganito siya. Example. Cube. Tingnan muna, baby sniper. Yan. Pag dyan mo tingnan, ano makita mo? Square, di ba? Pero, pag tingnan mo lahat, this is a cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sides. 8 ba? 8 nga eh. So, this is cube. So, ito ang sinasabi na solid shape. 6 naman di eh. Ha? 6 naman. 6 nga eh. Sabi ko eh. 6 side ang cube. Okay. So, ang plane, yan, yung sinasabi ko rin na. Na? Ito ka. Maganda itong sample na ito. Ganon. Plane lang siya, no? Ano makita natin? Square. So, ito tinatawag na plane shapes. Ito. Ito. Okay, thank you. Hindi. Marag wrong spelling man yata doon. Tama yan. Plane. Sure? O, yan o. Tara. May kundigo ko yan, no? Plane. Yan o, may kundigo ko. Para malaman nila na tama. Ang bihira eh. Nag-research ako niyan eh. Sorry. Sali yan sa topic namin, ng engineering topic natin. Okay? So, nag-gets ba this? Okay. Plane shape, then solid shape. Solid. Ibig sabihin, may mga sides siya. So, ang square ay may... cube na to ang tawag nito, ha? Cube. Kita yung Rubik's Cube? Ganun siya. Ito, square lang talaga. So, plane lang siya. Okay. So, ngayon, yan ang diferensya. Okay. Ano pang mga solid shape ito? Ah, ito. Ang tawag nito is... Ang tawag nito? Cylinder? Diba? Sulit yan eh, o. Oh. Yan. Kabibis na sniper to laruan. The best example kasi siya. Okay. Thank you. So, pasabihin natin mga shapes, bodies. Ito na. Nakita ko sa inyo, ha? Okay, mga shapes, marami yan. Okay? Ito. Yan. Abnormal shape. Ito. Shape yan. Ito, pentagon yan, 5 sides polygon, okay? Ito ang star, ayan o, star siya. Pag gagawin ka mo sa gitna. Abo tayo dito, may lesson to. Ito is, ano to? Dito daya mo na, trapezoid. Okay? Ito, triangle. Okay, yan, sulid. Sulid na triangle. Basta yun na, oblong, okay. Yan, bodies, ang different shapes, no? Dami yan, no? Laruan yan ni Bibi. Okay. So, fully naiintindihan nyo na sa shapes ay may plane saka solid. Delete na natin. Okay? Diretso tayo. Ito. So, there are three types of geometry. Yun, inunahan natin yung mga shapes, eh. Ito na ang type. Una, itong tinatawag na... Okay. Lagyan na lang natin ng check, ha? Para, this yung 1. Yan. Ang Euclidean or zero curvature. Number 2, hyperbolic or positive curvature. Number 3 is elliptical or negative curvature. Okay, check natin. Okay. Ano ang Euclidean bodies example? Ito. Mga plane size na siya. Triangle. Diba? A, B, C. Okay? Angle. Ayan. Square. Diba? Plane. Walang curve. A, B, C, D. Okay? Ano pa? Rectangle.
or diamond. O, yan ang tinatawag natin na mga pwede din ito sa gilid niya, no? A, B, C, or D. Okay? Yan yun. O, numbering 1, 2, 3, 4. Four sides. 3 sides. Okay. Ito ang tinatawag na Euclidean. Wala siyang curve. Okay, gets? Okay. Ilis ko na, ha? Basta plain na siya. Euclidean yan. Kasi tatlo, eh. Para malaman natin. Number 2 is tinatawag natin na hyperbolic type. May positive curvature siya. So, dito tayo sa hyperbolic. Ang hyperbolic body, ganito siya. May curve siya. Okay? Yan, no? Circle. No? Ganon. Okay? So, paghatiin natin, ito first curve niya, ito second curve. Okay? Yan ang tinatawag natin na hyperbolic. Or may positive siya. Ibig sabihin, oh, pag dyan, gumanon siya, oh, positive siya. Okay? So, dito, pwede ganon siya. So, may curve siya na palabas. Okay? 1, 2. Okay? Yan ang hyperbolic. Okay? Number 3 is what we call elliptical. Sa elliptical naman bodies, negative siya. So, hindi pa labas ang curve niya. Pag ganon. Okay? Labaw man. Pag ganon. Uy. Mura na rin pato. Balik. Ganon siya, oh. Di ba? Ganon. Okay. Then, ganon. Tawaan ako kung nandiyan. May curve siya, di ba? Ang curve niya pag ganon, no? Yan. Pag ganon. Papasok, hindi palabas. Ganon. Okay? So, yan ang tinatawag natin na elliptical. Okay. Diretso na tayo. So, ngayon, napaka-importante ng geometry. Kasi, dyan naman papasok ang tinatawag natin na isometric. So, dito na tayo sa isometric. Isometric. Okay. What is isometric? Isometric means equal in measure. Okay? Equal in measure. Then, we are viewing and what we call orthographic and isometric projection of an object. Okay. Ibig sabihin nito, buddies, ganito siya. Ha? Kita niyo to? Ano makita mo? Square, di ba? Square lang talaga siya. Okay. Dito tayo. So, sample pa eh. Okay. Ano makita natin? Square. Okay? Diyan na side. Rectangle. Diyan. Square pa rin, no? Diyan. Ano to? Rectangle. Okay? So, isang dimension lang makita mo. Sa isometric bodies, kukuha ka ng angle. Okay. Drawin muna natin, no? Ganito siya. Okay. Diba? Square ang makita mo. Pag gagawa ka ng isometric view, ganun siya. Yung cube, kukuha ka ng 30 degrees dito. Ay, parang 45 na yun eh. 30 degrees. 30 degrees. Okay? 30. Tapos, ang mangyari niya, ano siya? Okay? So, ito siya dito, 120 degrees. 120 degrees. 120 degrees. Dito, 30 degrees. 30 degrees. Yan ang tinatawag na equal in measure. 30 is equal to 30. 120 is equals to 120. Ito siya sa orthographic. No? Then, ang tinatawag nating isometric, in short, ay tinatawag siya na, ang iso is tinatawag siya na 3D. Or 3 dimension. Okay. Nakita ko, ha? Ito tayo. Okay. So, nakita natin, ito siya, rectangle. Okay. Kukuha tayo ng 30 degrees inclination. Yan o. Ayan siya. So, pag mag-front view tayo, ano makita natin?
Diamond. Ah, diamond? Ano pa? Diamond. Yan ang isometric viewing. Makikita natin ang tinatawag natin na tatlong dimension or tatlong view. Ito siya, buddies. Okay. Yan ang 3D. So, dito ko na to ha. Ano makikita natin? Yan oh, sinulat ko na dyan eh. Makikita natin ang tough view. Okay? Ito yung ito yung three dimension of isometric. Okay? Tough view, front view, ano pa isa? Side view. Okay? Diba? Ganda pa isa. Saan? Love you. I love you. I love you too. Bright kayo mga bida. Okay! Tough view, front view, side view pang-apat. I love you. Love you. Okay. So, ganito na. So, ang front view at saka side view, yan ang tinatawag na two dimension. Balik tayo. Front view at side view. Okay. Ganon. Front, no? Side. Okay. Pag tatlo na, three dimension, kasali ang tough view, ito na yung tinatawag natin na isometric. Okay? Front view ang side, ito ang tinatawag na orthographic. Orthographic. Okay? Pag tatlo na siya, yan ang tinatawag natin na isometric. Okay? Baka magtanong kayo, ano? Masa ilabot na Chris sa Trisuranteng? Ito. Pinaka-importante ito, buddies. Okay. Dahil minsan, may magpadikod, nagpakita ng bato eh. Ano natin yung bato? Okay, ganito. Pag makakita ka ng bato, yan. Ganun ang purma. Okay. Ano tawag dyan? Pag dito ka tatay, tapos may bilog. Yan itatawag na front view. Diba? Front. So pag top ka, ano makita mo? Dito ka sa top. Makita mo na sa top is, ano eh? Kung anong hugis niyan dyan, no? Ganun. Ganun. Tingnan din sa top kung may dot. Yung top yan. Okay? Side naman. So dito, example, dito lang na side. So, pag-doing anak, no? Dito ang makita mo. Yan, side. Basta ganun, ha? Ang pagtingin mo sa isang... pangit yung drawing, eh. Ang pagtingin mo sa isang object ay tatlo, no? So, front view, side view, at top view. Yan ang tinatawag natin, ha? Itong example lang natin, ha? Example, ito. Ito yung top view, no? Itong top. Okay? Ito siya front. Makita niyo mamaya itong drawing. Ito siya front. Yan. Ito, side. Maliit siya. Yan. Ito, side. Ito siya ay front. Okay. Ito yung ortho. Pag silang tatlo na magkasama, ito na isometric. So, ang resulta sa 3D or 3 dimension, ganito na siya. Gagawa ka eh, ng 30 degrees inclination. Ganon siya. Ganon. Tapos, ganito. Yan. Dito naman sa kabila. Okay. Tapos, ganon. Yan. Yan siya. Then, yan ang kabuuan niya. Okay? Ready? Okay. Dito dalpa kita. Yan. Ito. Yan ang 3D isometric projection. Yan, buddies. Karo? Okay. Thank you. So, yan, buddies, ha? Then, diretso na tayo sa perspective views dahil ang kasunod dito, nasa side A pa lang tayo, ha? Ang side B nito ay ang application, ha? Okay. What is perspective view? Kasi palagi magkasama ito, eh. Okay? Ang perspective view is a three-dimensional space where the apparent size of an object decreases as its distance from the viewer increases. Itong tinatawag natin na perspective three-dimensional views or 3D. Tatlong dimension. So ito siya ang napaka-importante. Ang pagtingin mo sa isang bagay ay depende sa pag-view mo. No? Mayroon tayong tinatawag na bird's eye view, normal perspective or man's eye view, then worm's eye view.
Actually, may pinapost na ako in advance na makikita ninyo dyan sa community section at sa page natin. Bird's eye view, man's eye view, and worm's eye view. Okay, ibig sabihin, pag dito ang puno, yan. Okay? Din dito ka nakatayo. Okay. Ano makita mo sa man's eye view? Ito lang makita mo, no? Yan ang man's eye view. Okay. Kung lalayo ka ng lalayo, pupunta ka dito, lalayo ka. Ito ha, tingnan natin mayo. Liliit ang puno, no? Liliit sa tingin mo. Diba? Okay, example yan, oh. Yan, mountain. Yan, maliit siya. Paglalapit ka dyan, dito ka na. Malaki ang mountain, di ba? Yan ang sabi na, the size of an object decreases as its distance from the viewer increases. So, palayo ng palayo ka sa tawag natin na object na tinitingnan mo, yan. Yan, palayo na palayo ka, yan, palayo na palayo ka, liliit yan sa paningin mo sa man's eye view. Okay. Yan na, no? Ano ang bird's eye view? Yung bird's eye view ganito. Example, dito ka sa building. Dito ka nakatayo. Yan. Dito tinitingnan mo, merong bundok. Okay. So galing diyan, ang vision mo ay 135 degrees pababa. Yan ang tinatawag na bird's eye view. Okay? Yan. Tinatawa na naman. Okay. So ibig sabihin, galing sa taas, ang projection mo ay downward. Patulad ng ibon. Example, may ibon dito, no? Yan, titingin siya diyan. Yan. Bird's eye view 'yan. Okay. So 'yan ang bird's eye view. Ang worm's eye view naman, ito. Ito 'yung puno. Okay? Dito ka. Nakahiga. Buhay pa 'to, ha. Okay. You know, tinitingnan mo ang bunga ng puno kasi nagugutom ka, eh. So, ang tawag dyan is worm's eye view. Okay? Galing sa taas, galing sa baba, pataas, sorry. Yan ang worm's eye view. So, dyan natin ma-apply yan sa actual na survey and remapping. So, tandaan ba din, hopefully naiintindihan nyo ang lesson natin ngayon about geometric figures pattern. Wala pa tayo sa mga pattern talaga. In-explain ko lang ano ang geometry, ano ang symmetric viewing, ano ang perspective viewing. So at least pag sabihin ko, bird's eye view, alam na natin. Man's eye view, alam na natin. Worm's eye view, alam na natin. Okay, so thank you for watching. And before tayo mag-close sa lesson natin, geometric figures pattern side A, shout out muna. Kasi may side B pa to. So doon tayo sa side B mag-usap mamaya ng mga actual na example. Shout out kay Brother Giovanni dyan sa Cebu. Kumusta bro? Kababayan ko to, ha? Giovanni. Then kay Brother Ivy Navarrete del Rosario sa Pangasinan. Okay? Mga katropa natin dyan sa Pangasinan at sa Team Kamikaze. Kay Sir Joy, kay Architect Anton Anchita. Kumusta tol? Kay Kuya David, no? At kay Buddy Milnar dyan sa Sual, Pangasinan. Kumusta kayo lahat dyan, mga kaibigan natin. Then, happy birthday kayo, Tol Kimso! Okay, Tol! Hopefully, more blessings to come in your life. Maraming salamat sa mga insights sa ating pagkakaibigan na parang magkapatid na. Okay. Then, shout out kay Brother Nelson de la Piña sa Southern Leyte. Nakita sila yung Tol Kimso dun sa ano, eh, sa Luzon. Saka nakasked ng remapping sa Sorbid dun sa Southern Leyte. Hopefully, by next year. See you, Tol Kimso, ng bahala dyan. Then, shout out kay Pari Nods. Kumusta dyan, Pari Nods sa Kiyokong Survey. Magyan kayo dyan at hopefully maraming matrace dyan ng mga treasure burial layout, yung mga design. Then, shout out kay Pari Gavin at sa lahat mga kumpari ko from Luzon, Visayas and Mindanao. Maraming salamat and lalo-lalo na sa mga viewers natin. So, I'm very thankful sa ating lahat na palagi kayong andyan. Especially, Mami Sniper on the mix. Thank you for the videographer. Okay, Baby Sniper, relax lang. Patuloy tayo, ha, sa side B. So, thank you for watching and sayonara.